What's up mga Noy Peace? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman. At sa video natin ngayon, ating pag-uusapan ang malaalamat na istorya ng Bermuda Triangle. Ano nga ba ang meron sa lugar na ito? At ano ang misteryong bumabalot sa Bermuda Triangle? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Ilang istorya na ba ng mga nakakatakot na pagkawala ng mga eroplano at barko ang iyong narinig? Kung ito ay sa Bermuda Triangle, siguro marami ka nang narinig. Ito ay ang isang malaking area sa Atlantic Ocean sa gitna ng Florida, Puerto Rico at Bermuda. Ang rehiyong ito ay notorious dahil sa misteryong dala. Maraming barko at eroplano ang nawawala dito. At ito ay tinatawag nila na The Devil's Triangle. Ang lahat ng mga pagkawala dito ay nananatiling misteryo at di may paliwanag na mga pangyayari. Ang iba sa mga barko at eroplano ay hanggang ngayon di pa rin natatagpuan. Meron ding maraming teorya kung bakit doon ito nangyayari sa lugaring iyon. Magmula saan yung tubig, alien at kahit halimaw sa dagat ay isa lamang teorya. May balita noong 1945 nang mayroong 5 American torpedo bombers at isang eroplano na pinadala doon. Pero ito ay nawala at walang kahit anumang bakas ang nakita. Isa pang malaking trahedya na naganap noong June 20, 2005. Ang unang Piper PA airplane ang nawala sa Bermuda Triangle at merong 3 katao ang nasa loob. Ang ikalawang pangyayari na may pagkakahalintulad din nito ay noong April 10, 2007, noong may isa pang Piper PA airplane ang nawala malapit sa Berry Island. Meron lamang isang piloto sa loob at walang pasahero kahit ang eroplano ay hindi pa rin makita. Meron din namang mga maliit na trahedya ang nangyari sa lugar na ito. Ang mamahaling cabin crosser na pagmamay-ari ni Borac na nagmamay-ari ng mga sikat na hotel ay pumunta sa shore ng Miami kasama ang kanyang ama para mag-enjoy sa kagandahan ng Christmas lights noong 1967. At makalipas ang ilang oras, ang shore guard ay nakatanggap ng tawag mula kay Borac at sinabi nito na ang kanilang sinasakyan ay nakatama ng matigas na bagay. At ito ay nangihingi ng tulong para hilahin sila. Nang pumunta ang mga guards makalipas ang 20 minutes, wala na silang makitang kahit na anumang bakas ng mga ito. Ang barko kasama si Borac at ang kanyang ama ay di na makita. Maraming istorya ang nangyayari sa lugar na ito. Pero sa wakas, ang misteryong nasa likod ng Bermuda Triangle ay malulutas na. Ang team ng mga scientist na nagmula sa University ng Colorado ay nag-analisa ng mga imahe ng weather satellite sa delikadong lugar na ito at napansin nila ang kakaibang hugis ng mga ulap na malahexagon ang hugis. Ang meteorologist ay nagsagawa ng teorya na ang mga ulap na ito ay parang isang air bumps. Ang paniniwalang ito ang dahilan ng maraming trahedya dito dahil sa malabongbang pagsabog nito sa pamamagitan ng air blast na umaabot 170 miles kada oras. Ang malakas na hangin na ito ay literal na umiihip sa hangin at gumagawa ng alon na mula 45 feet ang laki. Wala talagang barko ang makakaligtas at walang aircraft ang makakaligtas sa malabongbang hangin. Mukhang imposible na magkaroon ng malahexagon na korteng ulap. Pero kung pagbabasihan mo ang satellite images, ay pwede pala itong mangyari sa Bermuda Triangle.
ang pagkumpirma sa teoryang ito ay sumasailalim sa maraming research. Ang scientist sa buong mundo ay sinubukang alamin ang mga rason kung bakit may ganito sa lugaring ito. O ano mga lodi, meron ka bang ibang nalalamang Bermuda Triangle stories? O baka meron ka pang pwedeng idagdag dito? Post your comments below. Muli, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. Peace!